oras mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang ulo mo nilapitan ay ang iyong ilang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganiya? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Parang nanginginig kayo at naiyak. Napakatawa na ho ba kayo? Natatakot po ako maging honest, ano, Senator Raffy Tulfo, kasi patikos na naman po ako. Okay. Para, hindi ko alam kung dapat ako magsalita eh, pero ang sinasabi ko lang po sa mga magulang ko, kung ano man yung pagkakamali ko, hindi naman siguro po ganun kalaki para po talikuran ako ng tuluyan. Kasi po isa lang po ang nanay at tatay ko, hindi po ba? Hindi naman po ako galing sa ibang magulang, sila lang po ang meron akong magulang. Kaya po, hindi ko po alam paano, ano pang kailangan kong gawin. Parang ganun po. Pinapasadyos ko na lang. Magandang araw mga kababayan. Welcome na naman sa aking channel. Ito pala sa aking mga subscribers, viewers, sa ilo ng mga kasama. Sana'y nasa kapuming kababayan kayo. Sana kapuming kayo ang support ng channel ko. Hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please naman po mag-subscribe and hit the notification bell para updates kayo sa mga uploads ko. Maraming salamat. Naman po ma'am, pwede naman. Ay, nakahinga din ako. Kung kaya niyo po. Sige po. Dagdaan pang mga araw at ang lantas mo'y naligaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang ulo mo nilapitan ay ang iyong ilang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nagkaganiya? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ika'y nagkamali. Kanta niya, unlike yung sa pagkakalam natin lahat, yung anong isip lang nasa mundo ito. Opo, and if I may sing for God, can I sing for God, just a short one? Of course, if it's for God, anytime, go ahead po ma'am. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters whenever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Ma'am, tutulungan kita. Salamat po. Doon sa sakit po ninyo, salamat all po. Out support po ako, tulong sa inyo. Financial, yes, I will. Sabi ko kanina, lahat ng tao dapat nabibigyan ng second chance. Salamat po. Okay? Lahat naman tayo nagkakamali at one point in our time. Tayo nagkakasala na naliligaw na landas. Yung mga hindi pa, well then, kayo po ay makaranas din ng kung saan kayo po ay madudulas at magkakamali. Sana hindi, pero tao tayo, nakadisenyo yung buhay ng isang tao, human being, na magkakamali at magkakamali. And then kapag kayo nagkamali, syempre gusto nyo po makabangon. And this is it. Po. Siya po ay tapa at gusto nyo po makabangon, lumapit po sa amin, at ako po ay handang tumulong. Okay, and I appreciate ko kasi para sa isang tao na para siya po magbago kung siya po yung makasalanan is first is acceptance. And she did just that. Inaccept niya yung kanyang kasalanan, inamin niya na siya nagkamali, and then willing siya baguhin kung ano yung pagkakamali. Willing siya na magpa-test. Now, pag pumasok kayo sa test, pasahin niyo po ito. I promise you, ma'am, 101% lahat ng klaseng tulong na kailangan niyo, magugulat na lang kayo, kaya kong baguhin yung buhay niyo. I can do that. Andito si Ka Freddy Aguilar, nasa linya telepono. Is it okay? Gusto mong kausapin siya? Ka Freddy, magandang hapon po, sir. Ka Freddy. Ka Freddy. Diyan. Ka Freddy, good afternoon po. Okay. Well, ayusin lang po yung connection. Opo, okay lang. Napayuko na agad siya. Ma'am, bakit parang nanginginig kayo nung habang tinatawagan namin yung pangalan ng father niyo? Bakit ma'am parang nanginginig kayo at naiyak?
Napakatawala na ho ba kayo? Natatakot po ako maging honest, ano, Senator Raffy Tulfo, kasi batikos na naman po ako. Okay. Para, hindi ko alam kung dapat ako magsalita eh, pero ang sinasabi ko lang po sa mga magulang ko, kung ano man yung pagkakamali ko, hindi naman siguro po ganun kalaki para po talikuran ako ng tuluyan. Kasi po isa lang po ang nanay at tatay ko, hindi po ba? Hindi naman po ako galing sa ibang magulang, sila lang po ang meron akong magulang. Kaya po, hindi ko po alam parang ano pang kailangan akong gawin. Parang ganun po. Pinapas sa Diyos ko na lang. Okay. Ma'am, gusto niyo po? Nagkikinig po si Ka Freddy. Ayaw lang magsalita. Gusto niyo po mag-mensahe sa kanya? Atay, wala po kasi akong ibang tatay. Kayo lang eh. Hindi ko na po alam kung paano to ayusin. Unless po kasi maging willing din kayo, di ba na natanggapin ako for who I am, what I am. Kasi po di ba yun lang ginagawa kahit po sa magkakaibigan lang eh. Tinatanggap po nilang isa't isa for what they are. Kaya may mga flaws, kaya hindi perfect. Ako po yun, Tay. I am imperfect. I am flawed. And I don't know how to fix, Tay. Pero sa totoo lang kasi, kailangan ko kayo ngayon. Di ba November 2 to 7, alam niyo po yan, binayaran niyo po yung mga gamot ko sa ospital. Muntik ako mamatay, totoo yun, cardiac arrest po, I almost had a cardiac arrest November 2. Kaya po na-confine ako until November 7. Pero kasi, I needed to stay pa sa ospital. And then I could not, kasi nga wala po akong, personally, wala na po kaming pera ni Oliver, wala na kami. So hindi, kumbaga po tay, hindi pa dapat ako nandito ngayon. Dapat po nasa ospital pa ako. Kaya nagpapasalamat na lang po ako sa Diyos dahil hindi ko po alam eh, paano ko na-survive yung muntik ako ma-cardiac arrest. At buhay pa po ako ngayon. Siguro nga po tay, may purpose pa ako kay God. May purpose pa ako as a human being at may purpose pa ako bilang anak nyo. Siguro po tay, dapat magkaayos tayo at some point bago tayo mawala at wala nang chance para ayusin ang dapat. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ang iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.